Sa tala ng DOLE, 8,000 ang nawala ng trabaho sa unang tatlong araw ng pagpapatupad uli ng enhanced community quarantine sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Pati ang kabuhayan ng ilang may negosyo, apektado na rin. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sa malawakang tingin sa ekonomiya, nakalulula ang 1.04 trillion pesos na nawala sa kita ng mga Pilipino noong isang taon. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, 2.8 billion pesos iyan kada araw dahil sa mga quarantine restriction. Sa iba, hindi man trilyon at bilyon ang usapan, kabuhayan pa rin ang nakataya. Sa kantin ni Danica halimbawa, tumukod na naman ang kita simula nang ipatupad ang ECQ sa NCR Plus bubble. Halos ano yung tao, halos 1/4 lang, kumbaga noon marami talaga. Hindi man lang mga lahat eh. Kung dati po nakaka-15K kami sa maghapon, ngayon po siguro 5 lang, ganun. Buti kahit papano po meron. Ay, paano epekto nun sa negosyo? Hindi, okay na din po yun kasi kahit papano po may pumapasok na pera sa amin kaysa naman po wala. Sa maliit nilang kantin, dalawang tauhan nila ang nakasama nung isang linggo sa 4.2 million na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Yung tao ni mami dito, wala. Dalawa po yun, pinaano na muna namin kasi hindi po namin kaya na sabay-sabay sila pasahurin. Iba't iba ang kwento ng hanap buhay. May nawala ng trabaho, may nabawasan. Sabi ng NEDA, ipagpalagay nating ang 1.04 trillion pesos na nawala sa kita ng mga Pilipino ay katumbas ng 23,000 pesos na kinalta sa taunang kita ng bawat isang manggagawa. Paano pa ang kagaya ni Mang Victor na napakaiksi na ng PC para sa mahigit isang taon ng quarantine restrictions? Simula nung ipatupad ang ECQ sa NCR, nakagarahin na siya tanghali pa lang. Talo po, hindi maikutan yung diesel, isang ikot, lugi pa. Ayun pa, pag, yung ikot lang namin, pag makakuha ng pangkain, nagrahin na po. Maliban kasi sa kalahati lang ng kapasidad ng jeepnya ang pinapayagang sakay, wala na rin pasaherong makuha kapag papalapit na ang 6 PM curfew. Midiskarte na ng iba sir pag gano'n sir. Sama-sama sa mga pag may gumawa ng bahay, midiskarte sir. Para may pang kahit para mga pang araw-araw na pambili ng kain. Sabi nga ni Danica at Mang Victor, sa bawat dagdag na araw ng paghihigpit sa ekonomiya, bawas ng bawas naman sa PC nila hanggang sa wala na. Mark Salazar, GMA News.